O Jack, anong solusyon ng MMC? Well, Karina Karen, no, nagkaroon ng pagpupulong ang MMDA at ang Metro Manila Council at sa isang resolusyon nga na pagkasunduan nila, Karen, na ibabalik na ang expanded number coding. Ibig sabihin, Karen, may coding na ulit sa umaga at may coding sa gabi. Bumabalik na sa pre-pandemic level ang sitwasyon ng trapiko sa EDSA. Sa datos ng MMDA, nasa 400,000 ang vehicle volume sa EDSA bago magpandemya. At ngayon, nasa 380,000 sasakyan na ang dumadaan sa EDSA araw-araw. Pero sa nalalapit na balik-eskwela ng mga estudyante, inaasahan na madadagdagan pa ang dami ng sasakyan sa EDSA. Pag nag-increase po siya ng 13%, magkakaroon po, we're expecting a 436,000 a day. So, sa EDSA lang po ito, no? Kaya naman di na nagpatumpik-tumpik pa ang Metro Manila Council. Sa pulong kanina sa tanggapan ng MMDA, kasama ang ilang alcaldes NCR na pagkasunduan na ibabalik na ang expanded number coding. Ibig sabihin, simula Lunes, balik na sa 7 a.m. to 10 a.m. ang number coding sa umaga at 5 p.m. hanggang 8 p.m. sa gabi. And with the number coding in place, it will be lessened by 20%. Ikinatuwa naman ito ng ilang motorista, lalo na ng mga driver ng taxi na nababawasan ng kita dahil sa traffic. Para sa akin, para mabawas-bawasan yung traffic, zero, mas okay na yun. Pag walang traffic, mas madali ang pera, mas madali ang biyahe. Kung ano yung inano ng gobyerno natin, susundin na lang natin. No? Ayon naman sa grupong The Transport Forum, dapat kasabay ng pagbabalik ng expanded number coding ay ang pagdagdag ng mga public utility vehicles para sa mga motoristang mapipilitang mag-commute dahil sa number coding. Nakipag-ugnayan naman ang MMDA sa LTFRB para sa karagdagang bus na bubiyahe sa bus carousel at magkakaroon din sila ng libreng sakay sa umaga mula Commonwealth Avenue hanggang Rotonda. Magdadagdag din umano sila ng mga bubiyaheng ferry mula sa 5 at gagawin nilang 9 ito. Okay Karen, linawin lang natin. No? Ayon sa MMDA, yes, sa Monday mag-start yung expanded number coding. Pero yung mga masisitian nila Karen mula August 15 hanggang sa 17, warning lang ang kanilang matatanggap. Pero simula Karen sa mga masisitian nila mula August 18, yan, simula na silang manikit. Maraming salamat, Jack Batalyones.